Nagsagawa ng counter-landing live fire exercise ngayong araw ang mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito'y bahagi pa rin na isinasagawang balikatan exercises ngayong taon. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ginamit ang iba't ibang kagamitan ng Pilipinas at Amerika sa counter-landing live fire exercise dito sa probinsya ng Lawag sa Ilocos Norte bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Balikatan 2024 exercises. Sa panig ng AFP, pinaputok ang 105mm at 155mm Atmos howitzers, habang sa US Marines, kanilang ipinamalas ang lakas ng Javelin Weapon System, Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System at ang kanilang sariling 155mm howitzers. Pinuntirya ang mga nakakalat na floating targets sa karagatang nakaharap sa West Philippine Sea, malapit dito sa sand dunes sa Lawag, na umaktong mga amphibious assault vehicle. Ang senaryo, pipigilan ang mga pag-atake at aktibidad ng pananakop mula sa dagat bago makarating ang mga ito sa lupa. What happened this morning was the counter-landing exercise. It's a defense operations practically, and the fires that we from the surface to the sea, the artillery fires, that's particularly to defend from forces coming from the outside landing to our land, coming from the shores to land. Nilinaw naman ng AFP at US Armed Forces na walang kinalaman laban sa isang particular na bansa ang pagpili sa Lawag bilang lugar ng counter-landing live fire exercise na nasa bahagi ng Northern Luzon. Nais umanong ipakita rito sa pagsasanay ang interoperability sa pagitan ng Amerika at Pilipinas bilang magkaalyado sa pagprotekta sa ating teritoryo. That's a stale and old argument to me. I think that the location was just perfect for the interoperability we wanted to test, the sensing we wanted to test, the sea control we wanted to do, and the securing and defending of key maritime terrains. Angelique, sunod namang gagawin ang maritime strike na isa pa rin uri ng live fire exercise na gagawin yan sa Miyerkules. Dito pa rin sa probinsya ng Lawag. At gagamitin nga rito ay isang aktwal na decommissioned na barko bilang target. At Angelique, panahon dito sa Lawag, kung makikita naman ninyo, nakasuot ako ng sombrero, meron pa akong extra protection na sleeves dahil nga sa napakainit na panahon at matinding sikat ng araw. Actually, meron pa nga akong sunscreen sa ilalim, pero ang pinaka-importante bago yung ating live report ay uminom ako ng napakaraming tubig para nga sa hydration. Base nga sa pag-asa, umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index dito sa Lawag kahapon. Angelique. Yes, Patrick, tatanungin talaga kita tungkol dyan sa lagay ng panahon dyan. Paano nagko-cope yung mga bisita nating Amerikano na hindi sanay sa init natin sa Pilipinas? Kung tayo nga'y naiinitan, paano na kaya sila? Yes, Angelique, atin nga yung tinatanong sa mga tropang Amerikano na kasama dito sa Balikatan Exercises. Simula nung kinover natin sila, almost 2 weeks na ang nakararaan. Siyempre, bahagi nga ng training, Angelique, yung pag-adapt sa ganitong klima. At saktong-sakto ngayon na napaka-init talaga ng panahon dito sa Pilipinas. Siyempre, sa military naman, walang panahon ang pinipili. Anumang oras, anumang panahon, ay kailangan gampanan ang kanilang tungkulin. At ang ginagawa rin nila, siyempre, ay yung pag-inom ng napakaraming tubig para sa kanilang hydration. At hindi lang yung mga tropang Amerikano, pati yung ating mga sundalong Pilipino ay nag-a-adjust sa ganitong temperatura. Angelique. Okay, sa pag-ingatan ng kalusugan, maraming salamat, Patrick De Jesus.